Uso na naman ang dengue ngayong tag-ulan. Kaya naman sa mga magulang dyan, sabihan ninyo ang inyong mga anak na magdoble ingat lalo sa pasukan. Habitat, no, kung saan nabubuhay ang lamok na yan, yung malinaw o clear stagnant water. And you only need 0.5 ml yung lalim ng tubig. More than enough na yung para manganak dun yung lamok. Nakasalalay sa buong komunidad ang pag-iwas sa outbreak ng dengue virus. Kasi yung lamok, pwede siyang lumipad as long as 300 meters. So ikaw malinis ka dito, yung bahay mo, pati yung kapitbahay mo. Pero yung sa kabilang kanto, pasaway. So nabuhay dun yung lamok. Sa huling tala ng Department of Health, nasa mahigit 90,000 na ang tinamaan ng dengue mula January hanggang June 2024. 223 sa mga ito ang nasawi. Kabilang sa mga sintomas ng dengue ang lagnat, pagsusuka, pananakit ng tiyan, at pagdurugo ng ilong o gilagid. Pinakadelikado sa dengue, yung tinatawag na critical phase in dengue, yung unang dalawang araw na walang lagnat, doon ka na matakot. Kasi doon lumalabas lahat ng komplikasyon ng dengue. Bantayan ang oras ng paglalaro ng mga chikiting. Sinasabi ko sa parents, eh, paglaruin mo na lang sa gabi. Oh, bakit? Kasi ang particular doon sa lamok, yung height ng pangangat niya, 2 hours after sunrise, 2 hours before sunset, and 2 hours after peak episode na naman niya ng kanilang mobility. Sabi nga nila, prevention is better than cure. Mas mabuting lagi tayong handa kesa naman mabigla. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.